mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig, at marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang Salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes Santo po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay pumasok na sa Semana Santa at nawa tayo pong lahat ay magkaroon ng makabuluhan na pagdiriwang po
ng mga panahon na ito. Gayunpaman, alam ko po na some of us probably naghahanda na rin po ng summer vacation po nila. Baka nga po ang ilan sa atin nasa probinsya na or in the place where they want to spend yun pong Semana Santa. Alam po ninyo, dati-rati, isa po sa favorite na puntahan po ng mga tao. And even now, I believe, yun pong Baguio, ang summer capital of the Philippines. Kung saan ang klima ay malamig kahit pa nga po summer. Kaya I'm sure, lalo pa nga patapos na po yung pandemya, yung mga lockdown, may mga taong nagkaplanong umakyat ng Baguio. One time ako rin po, nung ako'y nandoon isang summer, ako'y naglibot-libot, no? Maganda po yung panahon, maganda po yung klima, at ako'y nakakita ng isang magandang jacket. Sabi ko, parang bagay na bagay ito sa Baguio feels. Sabi ko, kaya ako'y nakabili ng isa pong jacket dun lang sa ukay-ukay. Yung sabihin na, ukay-ukay, simple po itong jacket, pero maganda at may dating. Pero matapos po ang Baguio, pagbalik po ng Manila, yun pong jacket na ito ay hindi ko na magamit. Kasi nga naman, sa Manila, mainit ang panahon. Kaya hinubad, of course, nasa santabi na ngayon at hindi na po gaanong nagagamit. Ganyan po ang jacket. May mga lugar lang na pwedeng paggamitan at may mga lugar na hindi mo pwedeng gamitin. Dahil baka ikaw ay pupawisan, ikaw ay maluto ng buhay sa sobrang init ng iyong jacket na suot-suot. Gaano man yan kaganda. Mga minamahal, minsan po, ganyan ang ating paningin para now sa Kristyanismo, sa pagiging mabuting Katoliko. Tira, may mga lugar lang na gusto mong i-practice yung pagiging Katoliko mo. At may mga panahon na parang gusto mong hubarin ang iyong pagiging Katoliko. May mga panahon, pagkakataon, gay halimbawa ngayong Holy Week. Para bang ang dali-daling isuot ngayon yung iyong jacket ng pagiging Kristiyano, Katoliko. Merong bisita iglesia, meron pong mahal na araw na pagpunta sa mga simba-simbahan, di po ba? Pangungumpisal, ng Way of the Cross, no? Paikiisa po doon po sa Biyernes Santong Prosesyon. Parang ang dali at ang sarap maging Kristiyano, maging Katoliko. Ang sarap mag-jacket at sabihin, Katoliko ako. After po ng Holy Week, maraming mga Katoliko, parang hinuhubad yung jacket na iyan, na parang hindi mo napansin na Katoliko ba talaga yan? Kristiyano ba talaga iyan? Ito po mismo rin ang gawain po ni Judas sa Ebanghelyo, kung saan atin pong narinig, mayroon pong isang babaeng pumunta kay Jesus at yung kanyang paa ay hinugasan po ng pabango. At itong si Judas, sabi niya, nako, sana yung pabango binenta na lang para sa mga poor, sa mga dukha. Wow, si Judas, para bang suot niya yung kanyang magiging mabait na tao, no? Yung mga pobre kailangang tulungan. But we all know, hindi po ganyan si Judas, no? Siya po ay hinuhubad niya yung kanyang pagiging mabuting tao. Dahil sa huli, kumukupit siya doon po sa pera po ng asamahan, no? Sa mga alagad kasama si Jesus. They have this common fund na ang may hawak ay si Judas. Kanya raw po itong kinukupitan. Kaya iba yung kanyang sinasabi, iba yung kanyang ginagawa. Para bang yung kanyang pagiging mabuting tao ay hinuhubad niya paggagawa na ng kalokohan. Hindi po consistent at hindi po integral yung kanyang pagkatao. Iba yung kanyang sinasabi, iba yung kanyang ginagawa. Tila jacket na hinuhubad. Ngayon pong panahon po ng Semana Santa, for many of us, I am sure you would feel and you have missed so much itong mahal na araw na ito. Lalo pa nga po after 2 years, halos tayo po ay hindi nakagawa ng mga gawain ito dahil sa mga lockdown. Hopefully, ngayon pong taon na ito, medyo mas maluwag at ating magawa, may sa katuparan, yung ating mga tradisyon, yung ating mga panata, ang mga gawain ng pagiging Kristiyano o Katoliko ngayon pong Semana Santa. Pero sana, hindi lang po ito ngayong Semana Santa. Sana, hindi ka lang nakajacket na parang Katoliko. Pero after ng Holy Week, ayan, parang hindi ka na ulit Kristiyano. Parang yung simbahan ay hindi mo na maalaala. Yung Diyos, nakakalimutan mo na. Lalo pa nga po pag nasa bakasyon.
wala mo nang pray-pray, wala mo nang simba-simba, mag-e-enjoy muna ako. At kung ano nang mga bisyo at kalokohan pa nga minsan ang nagawa, huwag naman po sana. Ang ating pananampalataya ay hindi po parang jacket. Ito po nawa ay maging bahagi mismo ng ating totoong pagkatao at hindi lang bagay na maaring hubarin o itabi pag feeling mo ay hindi ka komportable. Ang ating pagiging Katoliko, nawa, ay ating maisabuhay anumang oras, anumang panahon, anumang lugar. Kung kaya hayaan niyo pong kayo ay pag-pray over ko na nawa we become faithful and strong sa atin pong pagiging mga Kristiyano. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pananampalatayang pagiging Kristiyano. At salamat po ngayon pong mahal na araw na ito, muli aming may sasabuhay, magagawa, magagampanan ang aming pagiging mga Katoliko, ang mga tradisyon po. Mga Panginoon, tunay ngang mamutawi sa aming pagkatao ang mga gawaing ito at mabago kami ang aming pagkatao mula sa aming kaibuturan. Nang sa gayon, hindi lamang panglabas ang aming pagiging Katoliko kung hindi ang aming pag-iisip, ay ang mga puso, ay mga gawain, ang lahat ng aming sinasabi ay lahat ay naayon sa iyong turo, sa iyong gabay, sa iyong nais. Nawa Panginoon, kaming lahat iyong panibaguhin ay mga mahal na araw na ito. Tunay nga kami ay makasunod sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyong ngalan, Panginoong Hesukristo na mabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa inyo pong lahat, isang pinagpalang Lunes Santo.